Naalala niyo ba si Bricks? Our first ever subscriber to ever experience our PC building expertise. What? Well, actually, itong bid na to is para sa kanyang birthday 2 months ago. Pero hindi sa amin yung ano, yung datong ha. Transfer niya sa akin yan, wirelessly. Tapos, ito talaga yung driving force kung bakit nangyari ito eh. Pwede po ba ako magpa-build ng 15K gaming? Kahit no looks na. Pinag-ipunan ko to since third year college. First time ko magkaka-PC. Ayoko na po sa comp shop kasi naiisip ko na mas makakatipid kapag sariling PC. Sana mapansin po. Salamat, PKT! Wes! Gagawin natin yung pinakasulit na gaming PC para sa budget na 15K. Well, at least, at the time of buying. Since gusto natin makuha ang best possible performance para sa target budget natin na 15K, simulan natin dito sa MSI B450M Pro M2 Max motherboard. Unang-una, para sa 15K na price point, medyo ambisyoso mag B450 chipset. Eh, may abang tayo. Tingin ko pasok sa budget natin yung B450. Pero ito ay nasa pinaka-lowest tier ng B450 motherboard. Which means, mura na siya para sa kanyang additional features compared sa A320 chipset. Sabi ko nga, di ba? Best possible performance. Well, B450 motherboards have more power paces, better hardware, capable to overclock yung mga unlocked CPUs, may konting dagdag na usable PCIe lanes, and mas madaming USB ports. Teka. Balik muna tayo dun sa sinabi kong overclocking. I wouldn't recommend na gumamit ng mga Ryzen 7 CPUs tapos i-overclock nyo pa. Since kitang-kita naman natin na wala siyang pre-installed heatsink. And also, I think na kulang yung power paces niya para sa mga high-end CPU. Long story short, kung magtitipid ka sa motherboard, dapat magtitipid ka din sa CPU. I'm not saying na hindi siya gagana. Gagana siya, pero hindi nga lang optimized performance ang makukuha mo sa high-end CPU mo. Kunyari sa Ryzen 7 ka, Ryzen 5 na makukuha mong performance, mga ganun. Speaking of high-end CPU, hindi tayo gagamit ng high-end CPU. Ang isasalpak natin dyan ay itong AMD Ryzen 3 3200G. 4 cores with 4 threads, so wala siyang SMT. This is still a Zen Plus architecture. Which means meron siyang 12 nanometer fabrication process unlike the Ryzen 3 3100 and 3300X. Nakakalito, di ba? Kaya siguro may chismis na yung mga bagong lalabas na AMD CPUs ay mag-i-skip to Ryzen 5000. Tapos iiwan nila yung Ryzen 4000 para sa mga APUs. Anyway, hindi naman to Techno Tuesday. So balik tayo sa 3200G na mas pinalakas sa dati niyang kanyuan na 2200G. Pinalakas in terms of base and boost clock speed, cache, and yung graphics performance ng Radeon Vega 8 graphics. In fairness kay Intel, I did consider na mag-Intel build, pero wala kasing katapat si Intel sa build na to eh. Like, sige, panalo ka sa CPU performance, pero mas malakas kasi yung integrated graphics na ito eh. And mas maganda sa mata ko yung included heatsink and fan nitong 3200G. Unlock na din tong CPU na to, and also, pwede din natin i-overclock ang Radeon Vega graphics, but hindi natin yan gagawin in this video, kasi naka-stock cooler lang tayo eh. Para sa kanyang RAM, this is Kingston HyperX 8GB DDR4 RAM na may mataas na frequency, 3200MHz. Single channel lang siya, kaya it currently runs sa standard ni JEDEC na 2400MHz. So, Bricks, ikaw na bahala sa another stick. Hindi Yossi ah. Again, hindi kami sponsored ni Kingston, pero malay mo lang. Yeah, yo! Sean Kingston! Yo! Adik. Lahat ng files ay i-imbak natin dito sa 120GB A400 SATA SSD. Mas mabilis daw pag same brand yung RAM tsaka storage eh. Joke lang. Di ba kasi magkaya magkakilala? Walang iyaan na. Anyway, kaya din para tayo nag B450 motherboard ay syempre para nakaabang na yung AMD Store MI support. Kung sakaling maglalagay si Bricks ng terabytes of hard drive, hindi mo makukuha sa A320 chipset yon. Yung HDD mo, kasing bilis ng SSD mo. Wow! Para sa case naman natin, pang social pang case natin eh. Pasahin nyo. Forza D210 versus VG computer case. Ito oh! Ito oh, tingnan nyo. Oh, VG! Black, green. Ayun. Putek. Premium. Kompleto rekado sa naming. May brand name, model name, and number. Then color. Tapos, ito. Classic. Tapos, may included 700W power supply pa. E di, Matic, sales stock na agad ako. E di, kinuha ko syempre. In
fairness, ito na lang kasi talaga yung pasok sa budget natin na available nun. Eh, magkapakacho si baba ako. Di na, syempre. Okay naman sa akin yung design niya and yung size, tipid sa space. Pero ang masasabi ko dito sa case na to, is outdated na yung interior design niya. Hindi pa gumagana yung front panel audio jack, walang front intake pan slots, and isa lang ang mounting niya for SSD. For the price of 1,400 pesos with power supply, binili ko yan. Basically, kompleto na yung components ni Bricks. Pero pagka-build ko nitong unit, ang daming gabi na hindi ako makatulog ng maayos. Pilit kong tinatanong ng sarili ko, bakit hindi ka makatulog ng maayos? Biglang may nagsabi sa akin sa panaginip ko, wag na wag na wag na wag niyong titipirin yung budget niyo for power supply. Boom! Ayun na nga! Diretso nito sa Gilmore. At binili ko na tong Dark Flash GP 550 80 Plus Bronze Power Supply. Effective nga! Nakakatulog na ako ng maimbing. Kidding aside, it doesn't make sense eh. Bakit nag B450 motherboard pa tayo for overclocking purposes tapos mumurahing power supply lang yung gagamitin natin na may 4-pin CPU power connector lang? Yes, mababa lang yung TDP ng CPU natin, pero wala talaga akong tiwala dito na makakapag-deliver siya ng safe and stable power para sa ating system. And tiyan mo, yung wiring niya, ang nipis and cheap yung capacitors. What do you expect, di ba? So, itong bagong power supply is enough kung sakaling maglagay na si Bricks ng dedicated graphics card. Kaya din siguro hindi ako makatulog ng maayos nun eh, kasi wala pa daw ako pa birthday gift sa kanya. Ayun na yun, power supply, tsaka ito. Birthday ni Erwin! Birthday ni Erwin! Yeah, yeah. For the benchmarks! Ulitin ko na naka-single channel memory configuration lang tayo, so baka magtaka kayo kung bakit mababa ang resulta ng performance nito. Ang ambient temperature natin ay 27 degrees Celsius. Yes, nasa Pinas tayo, naka-aircon na lang po. Also, wala din palang kasamang fans yung case, so nilagyan ko muna ng intake and exhaust fans bago ko pinerform itong mga benchmarks para hindi tayo naka-open air. Sa Cinebench R20 single core performance, similar performance sila ng 3400G and 3100, but as expected, kulelat ang 3200G. And sa multi-core performance, syempre walang multi-threading to, so expected na din natin yan. But the scores ay talagang improved compared sa previous version niya na 2200G. Definitely good enough sa online classes, pag-edit ng documents and assignments ni Bricks. For competitive games naman, all games were set at 1080p lowest settings. Naka-single stick na lang palang tayo nito, pero above 60fps na sa Dota 2, CSGO, and Valorant. And take note to, less than 60 degrees yung operating temperature ko nito. Malamig na yun para sa CPU and GPU in one package. Tapos, ito lang ang power consumption niya under heavy load. Tipid lang, di ba? For AAA games, GTA 5 lang ang tinest ko at 720p normal settings. And playable na din talaga siya. Pero hindi pa din talaga ako marunong mag-drive dito sa GTA 5 eh. So I think, you think it too, na kaya pa nitong humigit sa 60fps average kung maglalagay pa tayo ng isa pang RAM na may 3200MHz with DOCP or XMP enabled. So, ayun! Kailangan mo ba talaga ng discrete GPU para magkaroon ng decent FPS sa mga modern games ngayon? Oo! Kung gusto mo ng graphics na naka-high settings, pero kung hindi naman, I would say ang mga kailangan ay high frequency dual channel memory configuration, magandang case airflow, or at least malamig na ambient temperature. And syempre, aftermarket CPU cooler dahil malaki-laki ang headroom nito for CPU and GPU overclocking. Kasi ang CPU cooler nasa 2,000, 3,000, tapos ang GPU na 1050 Ti nasa 6,000, 7,000, malaki na din yung price difference na yan para sa ating mga nagbabudget. Para naman sa AirPods ni Bricks Abroad, yes, 15K po ang transfer niya sa akin. Wala po siyang kinuwang kahit na ano, solid po yun. Wala siyang ginupit doon. Sa tingin ko, tumamba ako na mura na ulit mag-build ng PC nung time na bumili ako. Kasi dati, hindi ka makakascore ng B450 chipset eh, na may Ryzen 3 3200G. Abutin ka na siguro ng 20K niyan. Siguro nga, Athlon lang yung mga ano ko. Diba dati may 17K kami? Athlon lang yun. So, ito talaga ang best value budget gaming PC build ngayon sa market. Sobrang mura na to, and may headroom ka pa for future upgrades kasi naka B450 motherboard ka na. Dami niya palagi nagtatanong sa comment eh, kung saan namin nabibili sa Gilmore yung mga unit namin. O, para sa unit na to, bibigyan kita ng hint. Isimula sa J at nagtatapos sa M. Ayun na yun, ano? Kung na bahala. Although, yung actual value ng unit na to ay sobra na sa 15K.
10K kasi pinalitan ko na yung power supply. And again, belated happy birthday ulit sa'yo, Bricks. We hope na magustuhan mo tong munti naming birthday gift para sa'yo. O baka mamaya pati kayo, birthday niya na din ah. Parang ganon. So if you want more videos like this, get subscribed! Enable notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG. Sabot na.